back to my YouTube channel again. It's me, Novi Kate. For today, my video, meron lang akong i-share sa inyong 4 tips about sa YouTube settings para sa mga YouTube creator na dapat nyong malaman dahil maaari itong maka-effect sa views na makukuha nyo at ma-engage sila na dumikit sa channel nyo. Anyway, if you are new in my channel, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell button para wala kang ma-miss sa mga i-upload kong video. Kamiyaw, samahan niyo akong i-explore natin ang mga settings na importanteng malaman nating mga baguhan sa YouTube. Una sa list ko ay yung YouTube Advanced Settings. Siyempre, para ang makapunta doon, punta ka sa YouTube Studio. Dito sa particular area na to, dito ina-add ang channel keyword para malaman ni YouTube ang overview ng channel mo. Pero ang isa sa importante sa channel na to ay yung channel recommendation. Na kung saan ina-allow yung channel mo na mag-appear sa ibang YouTube channel. Ang reason, pag hindi mo to pinili, hindi ilalabas ni YouTube ang mga video mo sa susunod na platform, kaya importanteng i-check mo to or i-allow. Isa pa sa maganda sa page na to ay yung Google Analytics ID. Kung saan kinukonek yung YouTube channel mo sa Google Analytics. Kung paano gumawa ng Google Analytics ID, meron akong link sa description. I-check nyo na lang kung paano kumuha ng tracking ID. Pinapakita sa Google Analytics ang nangyayari sa channel mo. Example, pinapakita doon kung anong oras active ang viewers sa channel mo, and pinapakita din kung gaano sila nag-i-stay, kung gaano sila katagal nag-i-stay sa channel mo. Number 2 is yung upload defaults. Oy, napaka time saver. Basically, upload default is allow you to set all of your settings every time na mag-upload ka ng video para hindi tayo fill up ng fill up. Example, sa description, gawa ka ng template or format na gusto mo. Another thing, sa upload default page or video page, meron tayong licensing option. Ito yung standard and creative common. Sabihin ng standard, basically YouTube have the right to show your video sa platform pero hindi pwedeng kunin or gayahin ang video ninuman. Kapag creative common, dito ay pwedeng gamitin ang video mo ng ibang tao. Pwede nilang i-reuse pero ikaw pa rin ang may rights o karapatan sa video mo as long as sumusunod sila sa licensing term. Pwede nilang gamitin ang video mo. Next, Kamiyaw, ay yung branding page. It's more on trademark on your channel. Every time na mag-upload ka ng content or video mo, pwede kang mag-add ng branding watermark or logo na gusto mo. Madami naman na download online or customize sariling gawa sa mga apps. Ang reason ng branding logo ay para makakuha ka ng attention sa viewers para mag-subscribe sa channel mo. Madami naman ako napapansin ng mga YouTube creator na meron silang branding logo. So, kung wala ka pang branding logo, maggawa ka na. Last Kamiyaw is community section. Sa loob ng community section, dyan mo makikita yung mga taong ginawa mong moderator while in your live streaming, and pwede ka ring mag-add ng mga moderator na gusto mo. Dyan mo rin pwedeng i-unban ang taong na-ban mo accidentally while in your live streaming. Dito mo din makikita yung block word list. Basically, ito yung list of words na nilalagay sa comments or mga sinasabi sa live stream. Ito ang mga spam comments. Kaya, yung ibang comments ay naho-hold kalimitan nangyayari sa mga live streaming. And that's it for today. Kung mayroon pa kayong gustong malaman, just comment down below. Kamiyaw, don't forget to smash the like button, leave a comment, and click the notification bell button para updated ka sa mga i-upload kong video. See you next time, Kamiyaw! Bye-bye!